ganun. Hindi na kakain-try. Hindi pala nakakain ito, mga kalogs. Ah, sa punso. Yun, tatay, meron na ako nakita. Yun. Yun, dalawa. Meron na, ayan o, tulad niya, mga tinikyan o. Sumalapad to. Ito yung pinakapaborito ko sa lahat itong puno nga to. Laman, sino mahilig sa laman? Ito. Yan, yun o. Sweet and sour na ano yung kanuping. Makunat-kunat na malutong. Ano kaya yun? Dala-dala niya bulati. Ano kaya gagawin niya dyan? Nakatambay ako dito. Nagiging tropa ko na siya eh. Ayun na naman siya oh. Ang tropa ko. Yo, what's up mga kalogs? Good morning. Ayan, at panibagong araw at panibagong vlog tayo dito. So, madaling araw. Ngayon, maghahanap kami ng kabuti ng tatay. Actually, nauna ng tatay maghanap. Ngayon, sumama ako. So, para makita nyo rin kung ano yung mga klaseng kabuti o mga wild kabuti ang hahanapin natin na kinakain mga kalogs. So, madalas na paborito ko to talaga. Madalas na lagi ko itong hinahanap dito sa lugar na ito kapag tag-ulan, yung may kumukulog-kulog-kulog. Ayun, may nakita na agad ako dito sa aking tabi. May nakita na agad ako dito sa aking tabi, may medyo malaki. So, ito na mga kalogs, umpisa na natin maghanap ng wild kabuti na napakasarap at napaka kahit anong lutong gawin mo dito, kahit saan mo isahog to, ay talagang napakasarap ng lasa ng kabuti na to. So may mga makunat-kunat na bahaging parte ng kabuting to, kaya ito yung kinagusto ko dito, parang litid ng baka, yung sarap. So mga kalogs, ito na, may nakita na agad ako dito. Ito, you know, oh. Buti mga kalogs oh. Right, so wasiro agad. Dito pa lang tayo sa bungad, may nakita na agad ako. Ayun po, dala kayo. Ha? Hindi pare. Ganun, hindi na nakakain-try. Hindi pala nakakain ito, mga kalogs. Pero sayang, ang laki eh. Ay, hindi pala nakakain na rin. Mali pala ang suspect ako. Ito pala yung ano. Ay, gato, ma-brown-brown. So yan tatay, kasama natin ang tatay. Ito na, teka lang ha. Ito pala, hindi rin pala nakakain ang. Ito pala yun, nakakatawa. Pala nakakain ito, tatlo, tabi po. Patay, dito tatay. Tatay doon. So nakapak lang ako. Kasi bukod nga to, igas lang tayo sa tinik. Ah, sa punso. Yun, tatay, meron na ako nakita. Yun po. Wow, ito, sure na ito. Kasi brown. Eh ba't gano'n? May alikabok tatay. So ito yun. Ito may alikabok. Lilinisin na lang natin. Tatay, ito yung gusto ko. Yung makakapal ang gato. Yung makapal yung ano kasi makunat-kunat. Dito raw. Sabi niya raw. Ayan. Ito. Yan. Ito tayo, malikabok. Pwede ba yan? Iniarsin mo na lang itong pan. Patanggalin na lang ako, dilimisin na lang dun. Ito. Ang gusto ko dito yung puno. Ito, itong puno. Makunat-kunat. Teka, masarap din. May laban-laban. Ayan. Yung dalawa. Yung makapal to. Sarap yun. Kailan na sibulis.
masarap na yun. Mamungol, kung tawagin yan. Yun. Narin tatay dito. So, kasi nalabas lang itong mga ganyang kabutik kapag maulan nga, tapos may kilat-kiglat. Hanap ulit tayo. Kasi ito mga kalugs, napakasarap. Ulam na, kagabi, yun din ulam namin eh. Kalahati plastic na tayo. Hindi natin naabutan yung tatay. Nauna na. Nalita ko ng gising. At tayo. So, pansin nyo. Aray ko. Matingit na ako. Pansin nyo mga kalugs. Ayan yung ano. Nanon na yan. Kumbaga na araro na. Katamnan na lang ng palay. Dito yung masukal na parte ng ating so may bakod kasi may mga baka dito. Ayun na nga ang baka, pasukod dito agad ang baka. Sukal dito yung natubo sa mga gato eh. Dapat tayo dun. So, iingat ako sa paa ko kasi hindi natin alam kung saan mayroon dito may tinik. Delikado ang ating paa. Wala kasi akong ano yung katulad sa tatay. Ayun, yung mga tinik-tinik nga. Mayroon, ayan o, oh, tulad niya, mga tinik yan o. Oh. Iwasan ko yun. Atinit yan, masakit yan. Tilya sa paa. Oh, tulad yan, tinik din yan, no? Hindi niyang ano. Tatay, so napagawa natin kung meron. Si delgado pa ako dito. Matinik. 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 Ako wala. Wala mga kalos, balik tayo dito, balik. Kung tayo hanap sa may ano. May gusto akong hanapan itong aso, laging ang dami naghahanap dun eh. Kung minsan wala ka na talaga, dapat wala ka nang aabutan. Kapag nalit ka ng gising talaga. Kailangan bago pa lang na ano ang itong gatong bukang liwayway, inundong ka na, akabang ka na. Or mas nauna pa kasi pwede mo namang plastat ilawan. Tapos yung iba namang kabuti lumalabas lang kapag magganitong oras na. Pauwi na tayo mga kalogs. So dahan-dahan lang tayo dito kahit dito may tinik-tinik pa rin sa dinadaan na natin dito eh. Ayan, magkataniman ulit dito ng palay. Kasi importante sa palay talaga tubig. Kailangan napakaraming tubig. Kaya kita nyo naman oh. Puro tubig yan. Nakad tayo, dadalina na natin itong kabuti para mailuto na at kasi sasabawan to. Sabawan, ano lang ata ang gagawin ng nanay dito yung alagyan ng bawang yung sabaw. Okay na yung katalo na. Napakasarap na nito.
So siner ko lang tong ganitong klaseng pamumuno ng kabuti at saka sa pagkain. So ewan ko kung pupunta ako doon sa dati na pinagkukuhanan. Kaso baka na doon ang Tito Eddie, baka maubos, ubos na eh. So tatry din natin kasi medyo malayo yung kukuha lang ako ng panggir sa ating katawan at sa paa. Tingnan natin, Nick. Ano ko dito meron din eh. Punso din kasi ito eh, punso. Sabi po. Punso din kasi ito eh. Ito, Tinik. Ang langgam. Sabi po. Ay, punso rin kasi yan oh. Ito lang natubo. 'Yung so, mga kalogs negative na. Pupunta na sana ako doon. Ito sa pinokukuhanan namin dati, doon sa medyo malayo pa. Ito kasi diyan kasi marami talaga. Eh kung mauwi ka diyan, makakarami ka rin. Eh kaso nga lang, nakita ko na Tito Eddie kararating lang. Kita ko isang punong plastic ang dala-dala. So wala na. Nadali niya na 'yung ano, mga kabutihan doon. Kasi kapag nakarami ka, pwede ibenta, napakamahal ng kilo na rin mga kalogs. Pag ibinibenta dito, napakamalang kilo. Ayan. So, makabukas lang ulit. Bukas lang ulit magkakameron to. Sigurado. Pero okay na to sa amin, no? Para sa amin, marami na to. Marami na to. Ulam na to. Ang pinaka-importante lang talaga dito yung sasabuhan mo to. Ang sarap din ang sabaw na to. At ang pinaka-favorito ko dito yung puno. May malutong, parang pong malutong na makunot ko na at yung tawag doon. Ayun, at nun eh, mamunguha raw tatay ng sitaw, yun ako sumama kasi pakalutuin nga na ito, alimusalin ilinisin pa ito eh, tatanggalin lahat yung mga yung brown na yan, pati siyempre yung putik. Pero makain na natin, so, dito na nga tayo. Share out sa akin motor. Hindi ko mailabas kasi ng putik, eh, talagang kakapit ng husto niya sa gulong. Yan muna siya. Ngayon, gusto yung paa dito. Alright, putik talaga. Ito, may mga tubig kami dito. Para mga panghugas ng paa, syempre yung mga naipo na tubig din dito. Alright, hugas na tayo mga kalogs at tignan natin kung paano linisin to at lutuin. Tara na. Ito na nga mga kalogs, so lilinisin muna natin itong kabuti. Ito siya, ganito yung itsura niya mga kalogs. Ayan. So malapad to. Ito yung pinakapaborito ko sa lahat itong puno nga to. Kasi makunat-kunat yan. So yan. So, medyo marami naman to. Ito natin dito. Ito malaki pa rin dito. Ayan o. Ayan. So, ang tama paglilinis ito ay sabi ng nanay, huwag mo na raw hugasan para matanggal yung mga brown-brown na yan. Tapos yung mga ano, para madali matanggal. At gagamit tayo dito ng kutsilyo. Tapos after no, syempre may tubig tayo dito. Tsaka ilaga yan para mahugasan natin ng mabuti. At malinis pag kinain natin. So ganito yan mga kalogs. Una-una sa lahat, lalagyan muna natin dito yung GoPro. Kasi siya nakita ako, bad ako. Tungto muna natin dito. So ang proseso, gato mga kalogs. Tanggal natin yung mga puti-puti sa ibabaw. Ito. Tatanggalin natin itong brown sa ibabaw talaga. Yung mismo parang balat niya. Ayan, inihila lang yan, inihila. Ayan. Ayan. Inihila lang para maging puting-puting-puti. Ang nakita niya puting-puti, ayun yung talaga yung pinakaano niya. Laman. Laman. Sino mahilig sa laman? Ito. Yan, yun o. Kita nyo, puting-puti na siya o. Yan, yung proseso mga kalogs. Pag nalinis natin ito lahat, ayan, syempre, mas the best talaga dito may sabaw to. Para yung pinakalasa niya ay matikman din natin sa sabaw. Ito yung pinag-aagawan dito mga kalogs. Pinag-aagawan dito sa area na to kung saan ka makakahanap. Kasi nga, napakasarap nito. Unahan na lang. Na nalang makahanap ng gato. Pero talagang kung may sarili kang lupa na madalas na may tumutubong ganito, ay swerte mo kapag sarili mo lupa. Pero kapag hindi, talagang marami kang magiging ano,
kalaban sa paghahanap nito. Kasi doon sa ano namin, sa pinagkukuha namin ng Tito Eddie noon, ang dami nating kalaban doon. Ang dami nung paunahan talaga. Eh sa sobrang dami, lahat nagkakameron. Kaso yung iba, ginagawa ng hanap buhay to. Kumuha sila ng marami para may benta. Di ba nga? Ayun. Kumbaga sa Bukana, sinosobrahan yung pagbabakaw ng isda para makabenta at makabili ng bigas. Ganun din dito. So walang dagat dito, kaya ito paunahan dito sa bukid na makadiskarte. Makadiskarte ng mga ganito. So ito yung proseso ng paglilinis, mga kalugs. Tapusin ko lang to, puti-puti na. Tapusin ko lang to, tapos yung proseso na naman ng ating pagluluto ng ganitong kabuti. So alam ko maraming pwedeng gawin luto dito, pero sa amin dito simplehan luto lang, kasi mas gusto namin yung lasa ng ganun luto kaysa iba. Pero mas the best talaga to, isasawag mo kung saan. Pwede sawag to sardinas, pwede sawag sa gulay, lahat pwede to. Ayan. So mga kalogs, linis sila natin to. Medyo marami to, kaya magtatagal tayo, baka abutin ng isang oras ng vlog natin, kaya linis tayo muna tayo. So tara na, let's go! Kaulog. Alright, tapos na tayo sa proseso ng paglilinis. Kita nyo naman, puting-puti. May konting brown talaga, ganyan talaga, pero okay na yan. Good na yan. So, sa proseso na naman tayo ng pagluluto, mga kalogs. So, number one, bawang agad. Bawang lang to, tapos konting asin lang yan. Ayan, nagpapalasa dyan, mga kalogs, bawang. Ayan, ipit-pitin lang, tapos konting gayat. Ito na, mga kalogs, at naglagay natin yung bawang at medyo pasulakin lang natin ng konti. Tapos lagay na natin yung kabuti. Dati ko na rin yung ating regado na asin. Asin. So huwag masyadong maalat. So nakadepende sa inyo kung anong lasa. Tapos naglagay kami ng konting betchin. So kami, hindi magic sarap. Kumbaga sinauna, betchin. Ayan. Ayan lang sahog niya, mga kalogs. Ayan lang ito palasa dyan. Kasi yung kabuti, napakalasa na nun. Napakasarap na nun. Kaya ito lang sapat na. Busy ka? Nanahad ka? Kumukulo na. Kunin na natin to. Tala. Kunin natin to at uunahin natin yung mismong tangkay o yung puno ng kabuti. Ito yung matigas-tigas, ito yung mga puno. Para mabilis lumambot. Para pantay yung luto niya. So, nilalaga lang to ng 10 to 15 minutes. Yung iba, ibang ko. Mga iba, mas madali lang. Gusto ng iba, mga half cook lang. Yeah. Okay, so ito na. Hinan na natin to. Konting, mga konting nauna lang to. Konting nauna. Yung matigas. So, mapapansin natin dito pag nagluluto tayo ng ganito, yung sabon niya ay parang lumalapot-lapot na. Tapos, titimpla na natin asin. So, nalagyan ko na siya kanina ng konting baking, konting-konti lang. Para safe ang ating mga organs. Konti lang. Tapos, asin, konti lang din. Sakto lang sa pandasa natin yung alat. Alright. Oy, umuusok. Nag-moist ang ating camera. Okay na, mga kalogs, luto na. Pinatay ko na. So, waiting tayo dahil mag-almusal tayo. At paparinig ko sa inyo kung ano yung tunog ng ano yung puno niya. Kuha ano yan, parang malutong-lutong na makunat na basa. Hirap ipaliwanag. Ganyan. Luto na. Yan lang siya. Simplihan luto lang yan, mga kalogs. Bawang lang katapat niya at konting asin at betchin. And then, bukod dyan, may ulam tayong yan, sweet and sour na yung kanuping. Ang dala ko dito. Ngayon natin sa mamaya. Sarap yan! Ito na. Ang soup number 7 natin. Malay mo, kahit konti, di ba? Ulam na. Unang-una sa lahat. Soup. Higop. Tapos, gato kalot. Ano yung sinasabi ko sa inyo? Yung balat, yung ano nito, puno. Makunat-kunat na malutong. Yum. Yung lutong na yun ang gusto ko. Help.
kain lang kami mga kalogs, kain tayo. So yun nga mga kalogs, at tapos na ngang kumain kami ng almusal, at ayun, talagang napakasarap talaga ng anong yun, yung kabuti na yun. So ano ba ang tawag sa kabuti na yun? Wild kabuti. Ito na naman yung ano, yung bubuyog. Ano kaya yun? Dala-dala niya bulat. Ano kaya gagawin niya dyan? Ano kaya gagawin niya dyan sa bulatin niya? Kakainin niya ba yan paggabi? O aantayin niya maging katulad niya? Ano yung kulay green? Para bang bulatin, parang ayun sa loob na oh. Parang paro-paro. Meron pa siya dito ng bahay. Ayun. Dalawa. Pinupuno niya. Ang dami ng alaman ito eh. So, tapos nakatambay ako dito. Lagi ko siya nakikita. Lagi may dalang ganun. Baka pagkain niya, no? Pagkain niya siguro yun. Paggabi, iniipon niya lang. Paano kapag ka nakawala? Ang galing. Oh, yun po ang bahay niya. Meron laman din sa loob. Iniipon niya. Nakatambay ako dito. Nagiging tropa ko na siya eh. Insekto eh, naging tropa ko. No, ang galing eh. Unti-unti nagiging tropa ko siya eh. At so yun, ayun tayo, balik sa topic. So yung napakasarap talaga ng kabuti na yun. Ano ba yun? Wild kabuti ba yun o ano? Kasi bibihira lang kasi once a year lang siya na sibuli eh. Kapag ganitong tag-ulan lang eh. Bigla-bigla na siyang uutlaw nang hindi natin nalalaman. Basta umuulan at kumukulog yan, dyan niya sa may mga punso-punso na mga nakatambak na putik na parabang kasabihan ng mga matatanda ay may nuno. Tabi po. Ayun. Ayun, dun siya talaga na si Bull. So, bukas ulit, panigurado. Ayun na naman siya oh. Ang tropa ko. Ayun oh, nalipad oh. Tropa ko na siya eh. May lipad na naman siya oh. Kita niyo ba? Oo, kasi kita ko dito yan, ayun o. Tropa ko na siya, pabalik-balik siya dito eh. Nagka-tropa ko dito ah. So mga kalogs, so yung iba siguro nito ay kumakain ng gano'n ng kabuti na yon. So para sa akin, para siyang ano eh, wild kabuti kasi bibihira lang. Bibihira lang na tapos napakasarap. Para sa akin, ewan ko sa iba. Napakasarap nun. Tapos yan, at baka sa isang araw ako umuwi dahil sinusulit ko muna dito sa Cavite kasi... nung dalawang araw na doon ako sa ano eh, sa bahay ng pinsan ko at celebration ng mga ano, mga pinsan. And then kinabukasan hindi pa rin ako napauwi noon kasi nga kinailangan ako ni Pisan Ana na maging driver niya. Kaso nga lang eh, may masamang balita, nagasgasan ko yung sasakyan niya. Nagasgasan sa gilid, nako. Sensya na Ana, at ay bigla mo ba naman kasi akong ginising na ano, pagkamulit kong ganyan ni drive agad, wala man lang toothbrush, tapos ligo, diretsyuhan agad alis. Kaya naano ako, na nawala ako sa focus ng pagdadrive, di ko na isip yung kalkulado ng ano. Ang laki kasi ng sasakyan ni Ana. Eh sanay ako sa maliit na sasakyan ko eh. Halos araw-araw ko ba naman dinadrive yung sasakyan ko, yung maliit na yan. Tapos, ay hindi pala araw-araw. Basta madalas ko yung dinadrive yung sasakyan yun. Kaya parang nanibago ako sa lapad ng ano, gumasgas tuloy. Mismo sa sasakyan di, bayad pa. Sensya na. Hindi. Basta yun, sensya na Ana. Hindi mga kalusa, hindi pa doon natatapos yung aming celebration na magpipinsan. Kasi may balak si Pisan Ana na umuwi doon sa Batangas. Kaso, hindi sa Bukana. So abangan nyo na lang mga kalusa, at kasin celebration ulit to, mga pinsan ulit. So kabang-abang dahil parang in grande yung mangyayari. Pupuntata kami sa isa sa pinakamagandang resort sa Nasugbu, Batangas. Abangan nyo na lang mga kalogs, sa all kasi na naman yan. So yung mga kalogs, hanggang dito na lang ang vlog natin. So sa mga nakakamiss kay Aswang, kay Cherry, o sa mga taga Bukana, baka sa isang araw umuwi ako, makikita nyo na ulit sila. Pasensya na kayo, at talagang sinusulit ko muna dito dahil ang mga bata ay tulad nito, may sakit na naman si Rocky sa puwetan niya, yung parabang, kumbaga kung tawagin sa ating mga malalaki na halas. Halas sa puwet. Kasi nangyari sa akin to, yung halas sa puwet na kumukuskus ka. Habang paglagi ako nangingisda, kumukuskus yung puwet ko, nagkahalas yung pulang-pula na mahapde. Yung ganun yung kay Rocky. Kaso yung kay Rocky, lumalalim. Parang lumalalim na yung ano niya, balat niya lumalalim. Sa sobrang kakawang ang bata eh. Kapag pumupupo siya, umiihi, pag hinugas, talagang birit siya ng birit ng iyak. Ayun. So yung mga kalogs, kita kasi tayo sa Bukana sa isang araw.
Ayan, makikita nyo ulit si Aswang at si Cherry sa mga nakakamiss sa love team nilang dalawa. Kaabang-abang dahil sa pag-uwi ko, eh, meron na silang pang-date. Hoy! Intriga, o naman, basta abangan nyo. May pang-date sila pag-uwi ko doon. So, mga kalogs, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa lahat na nakasuporta, sa lahat na nakasuporta kay Ana Halandone. Kasi, ang alam ko, babalik na siya sa pag-vlog o pag-YouTube habang nag-artista siya. Tulad ng mga ano natin, ng mga artista dyan na habang artista sila, yung nagbablog sila para may sarili silang income. Yun ang kinaganda. So yung mga kalogs, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.